And they're out. Hello guys, how are you? Good morning, good morning, good morning. And I'm yours truly, Kuya Kebs. And I'm a YGGPH Community Coordinator and Operations Manager ng Level Up. So right now, ang video na ito ay para sa lahat ng member, community members ng YGG. So ang tatalakayin natin for today's video ay FAQs ng GAP3. So, ano yung GAP? Guild Advancement Program. So, lumipas ng season 1, season 2, and ngayong season 3, medyo mahaba-haba pa to. Nag-start to ng around February, mid-February, and I know this is 3 months. So, itong mga GAP, itong mga FAQs na to, hindi lahat, okay? Hindi lahat tatalakayin natin na GAP. JP Quest. So, yung mga ibang mga ano lang, alam ko, okay, yung alam ko yung mga sagot sa mga tanong, yun lang tatalakayin natin. So, ito yung mga inipon ko mga questions regarding sa JP Quest and we will try to answer yung mga basic question o yung mga dapat yung malaman muna regarding sa JP Quest. So, handa na kayo? Let's go! Share screen muna tayo ng ating mahiwagang ano. Ayan, so ito yung Zoom. So, puntaan muna natin yung GIP. So, punta ka lang una, kailangan pumunta ng yieldguild.io. Okay, so pag nandun sa yieldguild.io ka, so ito kasi muna yung tsura nun. Mamadali naman to. Ayan. Ayan, di tayo agad ni Derek, mga kaibigan. Okay, so yan yung Yield Guild. And then, kapansay ni syempre, dapat meron kang MetaMask. Connect mo lang yung MetaMask mo, syempre. O yan, tapos sign, o. Yan, o. O, di ba? So, lalabas tong mga quest ng GAP. Okay, okay, okay. So, yan, Axie Elite of the Arena. So, marami yan. Iba-ibang quest yan. So, tapos, so, kapansin mo, pag kinlik mo yan, may lalabas na contact. Yan, so, nyari, sa Axie Elite of the Arena, contact si Mike. So, iba-iba. So, ngayon, tatalakayin lang natin yung mga alam ko. So, yung kay Sir Nate, kay Tito Sedano, kay Tito Spraki, at saka kay Mising. So, yung tatalakayin natin ng mga GAP. Okay? Okay, ready na kayo? Ready na kayo? Let's do this. So, stop share ko lang. And then, punta tayo sa aking mahiwagang Cup Season 3 na ano. Ayan! Apakaganda naman talaga naman, no? Yan! So, welcome sa ating GAP Season 3. GAP Season 3 FAQs. So, wait lang. Screen ko. Yan! So, ano nga ba ang GAP, mga kaibigan? Ang GAP po ay sa YGG's Achievement-Driven Community Token Distribution Protocol that will allow YGG to reward guild members for making a meaningful contribution to the YGG community, its projects, and its operations. So, technically, it's a program para daw sa mga YGG community members na talaga nagko-contribute, no? Nagko-contribute talaga dun sa, ano, sa guild. So, ito yung mga reward dito. Ano yung reward dito? Ang reward dito ay YGG badge. And then, sa badge na yon merong YGG token. So, iba-iba. Okay? Kung kunyari, may badge. Depende rin kung ilan yung laman ng YGG token. No? Depende kung gaano siya kadali o gaano kahirap. May iba't-ibang level siya. Ngayon, sabi ko nga may 1 tsaka 2. Ngayon, meron tayong 3. And itong 3, I think matatapos siya around ano pa? February, March, April, May. So, technically, mga May siya matapos around May half or any. Basta, active tayo sa ano YGG Discord. Alagay ko rin dito sa link ng ano ng ating video yung ano yung ating link ng Discord. All right? So para po sa mga bago, di pa member ng YGG, pasok lang po kayo sa Discord and ito na yung start. Tara, at least meron kayong idea kung anong pwede niyong gawin sa YGG Discord kasi maraming tao pumapasok ng YGG, hindi nila alam yung anong gagawin sa YGG. Alam nilang nila may scholarship, alam lang nila may mga project, pero ano yung pwede mong gawin as a member, a community member. Okay, so maraming opportunity sa YGG, kaya lang hindi alam ng mga tao kung ano yung opportunity na mayroon doon. So iba-iba, iba gusto lang maglaro, iba gusto lang ang tao dito, gusto lang sumali sa mga pa-contest, sa mga parapol, sa mga reward, pero more than that,
meron tayong GAP kung saan pwede nating pasukin yon para magkaroon pa tayo ng reward. Naglalaro ka na, nag-i-enjoy ka na, at the same time, nagkakaroon ka pa ng reward. Di ba? So ngayon, ito yung mga FAQs na nakuha natin dun sa mga ano, sa mga nag-handle nung quest na yon. Okay? Ayan. So una, ito sa Community and YGG Guild Leaders Quest. Okay? Ito yung handle naman ni Sir Nate YGG. Okay, so ano nga yung ano niya, yung mga sakop niya, ito yung sa ano, sa mga guild leaders tsaka sa mga community na naglalaro ng Axie at tsaka ng Homeland. Okay? Okay, sa FAQs, anong unang question nito, ang question dito, ito kasi yung mga ano eh, mga frequently asked question dun sa may quest niya. Ano ang sakop ng Gap Season 3 kung start pa lang ang Season 3 ng Axie? So, sa mga naglalaro po ng Axie, ang sabi ni Tito Nate, ito, kung kailan matatapos ang YGG Gap Season at kung ano ang rank mo, yun ang ika-count. Example, natapos ng May 15. Example to ha, natapos ng May 15, 2023 ang Gap Season 3. Kung hindi pa tapos ang Season 3 ng Axie noon, kung ano ang rank mo ng May 15, yun ang isesend mo sa form na ipoprovide namin sa inyo. So ibig sabihin daw, kung matatapos yung ano, matatapos yung Gap Season 3 ng ano ng YGG, kapag na hindi pa tapos ang season ng Axie, eh yun yung count natin. Kaya pagka nagpasa ka ng form, alam mo kailangan nakalagay doon yung date at saka yung time para at least alam nila na hindi ka nang daya. Okay? So I hope na-clear tayo doon, no? Ayan. Kapag gumawa na ba ako ng content about sa Homeland, pasok na yon. Okay, ang sagot po dyan, depende po sa gagawing content. Kung makabuluhan ng content, pasok yan. Ilalagay niyo yung link sa form at i-check namin yan. So, ayun nga, magkakaroon ng form kung saan mo ipapasa yung ginawa mong content regarding Axie Homeland. So, iba-iba yung ano, iba-iba yung pwede mong gawin sa Homeland kasi pwede yung getting started sa Homeland, ano yung mga techniques, ano yung magandang i-farm, paano mapapataas yung ano mo, yung paano ka papasok doon sa may leaderboards, iba-iba. So, syempre, hindi pwede kung gumawa ka lang ng content, okay na, syempre, i-check namin siya. So, pagka-check namin siya, kung alam naman namin makabuluhan yung ginawa mong content, and then, pasok siya. Okay? Okay? Okay. Sa nakalagay dito, sa Axie competitor dominator at saka meron pa isa eh. Kahit ba hindi ka scholar ng YGG, pwede. Yes, pwede kang ano, pwede ka pa rin nga pumasok dito kahit ikaw ay hindi kasali sa guild o kaya hindi ka scholar ng YGG. Basta dala mo yung pangalan ng YGG, ikaw ay pasok pa rin. Example, ayan. Example, ang guild mo ay AXU, yung AXU University. Ito yung lead ni Tito Spraki. Dapat ang name mo, pag ano, na lumalabang ka sa AXI, ayan, Tito A, dash AXU, dash YG. Basta nakalagay dyan yung AXU, at saka nakalagay yung YGG. Basta dala mo yung guild, okay? Dala mo yung guild name ng YGG, pwede kang pumasok dito sa AXI Competitor and Dominator. Okay? Yaw na. Ito pa, ito naman sa mga guild naman to sa guild, pwede ba kahit personal access or personal account? Yes, pwede pa rin po gamitin yung personal account ng Axie nila. Basta dala nila yung name ng YGG. Okay, basta same nila, basta community mo sila, nakalagay yung name ng guild mo, tapos nakalagay yung guild name ng YGG. Okay, okay? Ayan, so, kung meron pa kayong ano, kung meron pa kayong questions, leave kayo ng question dito sa may ano, sa may YouTube kasi dito doon ko gagawin yung ano doon para masagot ko ibang questions niyo. Okay? Ayan. On streaming quest naman, ito naman kay Tito Sedano. Okay? So naglabas din siya ng ano dito ng GAP dito. I-run through lang natin para at least may idea kayo para din sa mga nag-i-stream ng gamit ang ano gusto makakuha ng reward doon GAP ng Artificer. Okay. Sabi dito, stream, okay, must be on cam for the duration of the stream, pwedeng webcam, VTube, snapcam, and huligram. So, pwede yan, yung nakita nyo dyan, picture, pwede rin yung VTube, pwede din.
So basta hangga't maaari nga may camera sana. Sabi dito po to NFT, we want to prioritize high quality streamers for better engagement and reward users who are competitive with top tier content creator who interact live with their audience on cam. So ganyan daw ang ano, must be on cam. Pero pwede nyo gamitin yung YouTube nyo, yung Snapcam, Hologram, pwede daw. Okay? Number two, use the required caption and stream asset provided. So, kung napansin mo, dapat daw meron ngayon. Yung join the guild, yan, meron yan, bu-provide namin. Then, dapat daw po at least 1 hour or 60 minutes in length. Okay? So, dapat din yung ano mo, dala mo yung webcam ng YGG. Okay, so sa ano, sa may announcement, nakalagay doon yung ano, yung mga asset, stream asset na pwede niyo gamitin for sa stream niyo para sa overlay niyo. Okay? Ayan, so ito yung caption, tapos dapat ganito yung caption. Yan, join the guild badge holders, na connect with YGG. Ayan, dapat nakalagay yan. Okay? Yan lang naman, tapos pwede mo lang sa taas ng kahit anong gusto mong ilagay. Okay? Number three, must submit a link of every stream. Don't forget to submit your stream on the official quest. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung nasaan yan. Okay. Share screen ako ulit. Okay. So, andito siya. Ayan. Diyan ka magsasubmit. Ayan. So, ito yung stream asset. Yan. So, lalagay ko na lang din siguro yung link nito dun sa YouTube. Ayan. So, lalagay mo lang dito yung email mo, lalagay mo yung Discord ID mo, tapos yung YGG Guild Badge wallet mo. So, usually ito yung ETH or Polygon. Then, ito yung stream link kung saan mo, ginaano, kung saan ka nag-live. Send mo lang doon para ma-check nila kung sinunod mo ba yung requirements. So, nakalagay mo lang, kaya lang mag-yes dito, video required. Do you use stream asset? And then, ayan, did you follow instruction correctly? So, yes mo lang siya lahat. Okay. So, new share tayo. Balik tayo dito. Ayan. So, balik tayo dito. Ngayon lang, kailangan mo lang isubmit yung link para at least ma-check kung tama ba ang iyong ginawa. Okay? Can I qualify for both Artificer, Apprentice, and Lawyer? Yes! Pwede. Yan. Okay? Kasi usually, sa next FAQs natin yan, sabi lang kayo dito, is it required that we put all of the content streaming asset on your stream? Some of our community members are only using their phones to stream for GAP. Unfortunately, no. The assets are required in order to provide exposure to the guild. So, hindi doon po pwede na, ano, na hindi mo mailagay kasi yun yung requirements nga eh. So, usually, may mga, merong, ano, last time, merong AMA kasama sila YGG Ambassador Kuku Crypto TV. May nagkaroon silang AMA ang sinanong ba kung meron daw pagkakaroon daw ba ng ano ng quest para sa mga naglalaro sa phone. And sabi ni Sir Mark Tan, ang sabi niya doon pag-uusapan daw sa GAP Season 4 kung magkakaroon daw ng quest para lang daw sa mga mobile user. So, tinasan natin kung sa GAP Season 4 ay magkakaroon tayo ng ganun. Pero right now, kailangan talagang ilagay yung mga stream asset sa stream. Alright? So, ayun. Sorry po. For Antipassive Apprentice, can I play any Web 2 game? Yes! Ayan. Sabi dito, the game must to be an online multiplayer game to qualify like Valorant, Dota, Wild Rift, COD, Apex, and Legends, etc. So, ang pagkakaalam ko, no, nakalagay doon, pag ano, sa Web 2 game, dapat at least 5 times ka nag-i-stream. Okay? 5 times a week, 1 hour per day. So, kunyari, sa loob ng sa linggo, nakapag-stream ka na 5 beses, tapos isang oras. Pag Web 3 game naman, at least 3 times, okay, 3 times and then 1 hour per, ano, 1 hour per day. Alright? So, dun sa Web 2, tsaka sa Web 3. So, pwede makuha pareho yan, itong for Web 2 and then for Web 3. Okay? Where can I find the Google form? Ayan, sa mga sasubmit, you can find it pin on the GAP announcement sa YGG Discord channel. Okay? Okay. So, I hope na-guess nyo yung ating on streaming FAQs. Right now, dito naman tayo sa Crypto Fiesta and Metaversity. And ang may handle ng GAP quest na to ay si Tito Spraki AXU YGG. So ito, part ako nito, isa ako sa nag-host ng Crypto Fiesta
and nag-handle din ng nag-help sa metaversity. So, yung sa mga ito yung mga FAQs na nanon namin. Sabi dito, may minimum ba kung gaano katagal dapat yung video na gagawin relating Web3 pa pag gumawa papasok na agad? So, ang sabi po ni Tito Sprocky, at least 3 minutes kapag nag-create ka ng content, hindi automatic na papasok agad. May form kami kung saan mo ipapasa yung link na ginawa mo. Mag-check, may mag-check kung pasok ang iyong content na ginawa. So, technically, magkakaroon ng form and then kung ano yung ginawa mong content regarding Web3, ay i-check pa yun kung pasok ba yun o hindi. Kasi kung hindi siya pasok, edi hindi. Kasi make sure lang na yung gagawin mong content regarding Web3 ay makabuluhan. Makakatulong sa community natin and yung mga bago, especially yung mga bago, alam nila kung anong gagawin nila. Alright? So, hindi po agad na 3 minutes. Okay? FAQs number 2. Paano maging guest speaker sa Metaversity? Okay, we decide kung sino, okay? Sa yung team depende kung sino mag-ima. Nag-message kami sa mga active member ng Metaversity na may malaking help sa community. So depende rin to sa topic ng Metaversity. So kung ano yung pwede niyang may contribute sa tinatap namin sila para maging guest speaker ng Metaversity. All right? Okay, need ba namin mag-submit din ng screenshot proof na kami ay present sa Zoom? Okay, magkakaroon din ng form. Okay, pero sinasuggest namin na magkaroon ka rin ng screenshot mo bawat at screenshot bawat attend mo ng Zoom sa Metaversity para at least meron kang proof na ikaw ay talagang umattend. Pero sa part namin, every session nagii-screenshot din kami ng nagii-screenshot din kami kung sino yung mga umattend. Yun nga lang, syempre paano kung nag-screenshot agad kami ng ng pagkakasimula pa lang tapos wala ka. So hindi yun pasok, syempre, 'di ba? So kaya kailangan mag-screenshot din kayo ng ikaw ng ng sarili mo para at least meron kang ebidensya na ikaw ay umattend ng Zoom session. Then we will check kung talaga bang umattend to para at least merong balance checking, something like that. All right? Okay, ano pa? Sa crypto fiesta, paano nagka-count yung win in different games? Okay, good questions. Okay? So paano nga ba? Sa main game ng event, pag nanalo ka kahit one time lang, pasok na yon as a winner on that event. Okay? Kung may event naman na walang mismong palaro, ayan, example, watch party, may mga pa-quiz kami at pag nanalo kayo doon, counted din yon. So, kasi di ba yung Crypto Fiesta, hindi siya laging palaro. Minsan may watch party, minsan mayroong mga partners na may ibang game na binibigyan ng time regarding that. So, yun yung mga pasok. Okay? So, may mga pa-quiz kami, doon namin kukunin yung pa-quiz namin. Kunyari, last time yung watch party, nagpa-quiz kami doon regarding doon sa mga tinanong kay In Mercado, tapos ano yung mga napag-usapan nila, Dok, may nagpapa-quiz. Ngayon, pag meron naman mga main event, kung sino yung nanalo doon, counted na yun as win sa different game. Okay? So, iba-iba yan. Alright? Tapos, sa YGGTV kasi di ba kasama natin sila every Thursday, hindi sila kasama doon sa win every game. Okay? So, I hope nag-guess yung itong part na to. Alright, meron pa. Sa Crypto Fiesta, ano pinagkaiba ng special guest sa performer? Oo, kasi may special guest tsaka special guest tsaka performer. So, sa special guest, ikaw mismo yung speaker o ikaw yung nag-share mismo ng knowledge experience mo sa main event. Kapag performer naman, ito yung kumanta ka or special number ka ng event. So, yung pinagkaiba. Special guest, ikaw yung speaker mismo, ikaw yung nag-share ng knowledge mo. Pag performer naman, ito yung mga tiltak namin para kumanta, para sumayaw, and yun yung mga performer. Alright? I hope nag-guess yung question, yung mga sagot dito, no? Ayan! Alright! Sa game tester naman, malito, hindi ko na-edit, sorry. Dito sa game tester, si Mazing. Si Mazing ang dapat yung kontakin. Malito, si Tito Sprocky ang handle nito. Sorry, Tito Sprocky. sorry, Mazing. So, si Madam Mazing to. Alright? Okay, sa game testers naman, ayan, ito, kinausap ko si Ma'am Mazing dito kung ano daw yung mga FAQs
Number one question nila dito, paano maging eligible sa game test request? Okay, good question. Number one, dapat ikaw ay official member ng Game Testers Program. Nakasign up ka sa form, ikaw ay nasa Discord ng YGG Game Testers at may role na Game Tester. So ito yan. So yan yun, YGG Game Testers, alright? E dyan dapat ikaw. Tapos, dyan, nakapag-sign up ka dyan sa My Game Testers Program. Tapos, pag nasa Discord ka, dapat meron kang role ng Game Tester. Alright? So yan, para maano ka, para eligible ka na makasali doon. Kasi, isa lang dyan na wala ka, eh, kasi, hindi yung malalaman yung, actually, hindi yung malalaman kung ano yung mga Game Tester kung wala ka sa Discord. Ayun yung patatawanan. Alright? So, pag hindi ka nag-sign up dyan, hindi ka bibigyan ng role na Game Tester. Alright? So, kailangan, for more questions, pwede nyo direct kontakin si Madam Basing. Okay? Okay? Ilalapag ko na lang din kung sino yung pwede nyo kontakin regarding dito sa mga pinag-uusapan natin dito. Alright? Number two question dito. Saan magsisend ng entry or completion ng tinest ko na game? Okay, good question. Mayroong form link na nasa Discord ng YGG Game Testers. Game Tester Announcement Channel doon sa YGG Game Testers. Punta nyo lang doon, makita nyo doon yung ano, yung link and then doon ka magpapasa. Right now, alam ko, pinupulido pa to ni Madam Amazing. Hindi ko pa lang alam kung okay na yung form. Pero right now naman din, nag-a-announce naman din doon sa may YGG Game Testers kung okay na o hindi pa. Alright? FAQs number 3. Pwede bang makuha lahat ng quest sa Game Testers? So right now, we have 3 para sa Game Testers. Genin, Chunin, and then Jonin. So yung Genin is yung beginner's quest, Chunin is intermediate quest, and then Jonin is high tier quest. Ang sabi ni Madam Amazing, hindi. Isa lang sa tatlong quest ang pwede mong makuha. So, alam ko yung beginner's quest, pag nag-try ka kahit isa lang na game tester, pwede ka nang eligible ko na dito sa my Genin game tester. Sa Chunin, alam ko po, at least 40% or 50% dapat. Manyari, 10 yung game na itetest nyo. So at least mga 50%, so mga lima dapat nakapag-test ka para pasok ka dun sa may tune-in game tester. Sa Jonin, alam ko mas mataas yan. Alright, so again, hindi daw pwedeng makuha lahat. Isa lang ang pwedeng makuha sa tatlo. Okay, isa-isa lang, huwag ganun. Okay, next. Paano kapag hindi ko naitabi yung email nung feedback form? Kasi mayroong email yon pagka nag-feedback form ka, okay? Yan, sabi dito ni Madam, pwede mo rin isubmit yung screenshot ng game na makikita ang IGN or in-game name mo. So, ito yung sample niya, no? Yan, sa Gmail. Kasi ayun makikita mo, hindi mo nakita yung ano, okay, hindi mo nakuha. Ngayon, pwede mong ipasa yung IGN mo, yung in-game name mo. So, alam ko ito na yung last slide ko. Ayan, alright. So, again, guys, I hope na mayroon kayong nakuha sa ating FAQs. So balik natin sa ano, no? Balik natin dun sa may yan. Ayan. So again, hindi lahat kaya kong masagot yung mga FAQs. Alright? So pag mayroon kayong mga questions, I suggest na kontakin nyo yung contact person sa bawat quest. Ayan. Punta kayo dyan. Kunyari yan, sa Conqueror. Ayan, si Tito Nate. Ayan. Ito yung ganda, oh. Champion, oh. Champion! 'Di ba? So mga quest, pwede niyo may mga questions kaya, ayan, enroll, yan. All right. So pagka mayroon kayo mga questions pa regarding GAP Season 3, all you have to do is contact the person na may handle nung quest na 'yon. Okay? So ngayon, right now mga kapatid, sana mayroon kayong natutunan. At I hope na makasama pa namin kayo dito sa ating YGG. Sobrang ganda ng program nila. Sobrang daming reward. And we suggest na umattend kayo sa mga event natin. Crypto Fiesta every Thursday. Metaversity every... Ayun, isipin nyo yung GE, yung Crypto Fiesta. Nananalo ka na doon. Tapos pag nanalo ka pa, naipon yung panalo mo, mananalo ka pa sa may GAP. Magkakaroon ka pa ng reward doon. Sa Metaversity naman... Excuse me. Sa Metaversity naman, kailangan mo lang ng umatim ng 5 Zoom
Tama ba? Lima, tsaka isang perfect attendance, tapos mag-entera ka lang dun sa may Metaverse City. Sipin mo yun, natututo ka na sa Metaverse City ng mga knowledge about crypto, pwede ka pang magkaroon ng reward dun sa GAP. Diba? Sobrang dami, sobrang ganda ng reward dito sa YGG GAP program ng ano, GAP program, GAP Season 3 ng YGG. Kaya at least, magsi-attend kayo, and kung ikaw ay nasa YGG community, ito na yung chance para magkaroon ka ng reward doon sa mga bagay na ginagawa mo. Diba? Example, streaming. Eh, naglalaro ka naman talaga eh. Naglalaro ka naman talaga ng Valorant, di ba? Kung naglalaro ka ng Valorant o Dota, eh, input mo lang yung mga stream asset ng YGG and then pwede ka nang sumali dun sa GAP program ng ano ng YGG, di ba? So, alam mo yun, kumbaga, double purpose na. Nakaglalaro ka na, nag-enjoy ka na, ini-stream mo na yung game, and then, pasok ka pa dun sa may YGG GAP reward, di ba? So, ayun lang. Marami pang pending, ano, marami pang pending, pending gawin dito sa YGG Discord. Marami pang opportunities na pwede nyong ma-explore. All you have to do is to be active and magtanong lagi sa mga moderators natin. So, ayun lamang po, mga kapatid. Maraming maraming salamat. Sana meron kayo natutunan. And this is Kuya Kebs, your YGGPH Community Coordinator and Level Up Operations Manager sa muling pagkikita natin at see you sa ating in real life events dito sa YGG. So, ayun guys, maraming salamat. Bye-bye!